ng mahirang na UNESCO Creative City ang Baguio, Oktubre taong 2017, mas nagliyab ang pagmamahal ng mga taga-Baguio sa sining at obra. Isa sa nagsisilbing tagapagtaguyod ngayon nito, si Baguio City Councilor Leandro Yangot Jr. Our contribution to making Baguio truly creative, gumagawa po tayo ng mga murals in the various vacant spaces in the city. Nagsasagawa rin siya ng mga art workshops sa mga paaralan. Siya rin ang nanguna sa pagbubukas ng lungsod ng Art Bank kung saan libreng matututo at makakapagbenta ng kanilang mga artworks ang mga residente. Pero hindi rito natatapos ang kanyang advokasyang palakasin ang sining at obra ng lungsod. Kahapon April 25, sa kanyang sariling tahanan sa Bengaw Road, Bakaking Central, Baguio City, binuksan niya ang Puon at Lian Art Museum. We wanted to be a primary catalyst in making Baguio a truly creative city. At yung makikita na natin dito naka-feature, it features the best of the best. Ako lang ay instrumento dito na tumutulong kasi yung binigay ng Diyos sa atin na talento, nais natin ibalik sa mga kapwa natin. Bukod sa kanyang mga obra bilang isa ring artist, tampok rin sa museo ang mga obra ng ilan pang Cordilleran local artist. Ilan sa mga kakaibang obra na makikita sa museo ay ang mga wire art pieces. Ang mga sahig naman, makikitaan rin ng kakaibang mga disenyo. Bukod dito ay may mga historical collectible art pieces gaya ng mga vase na mula sa Xin Dynasty ng China. At marami pang iba. Nagpapasalamat naman siya sa suporta ng creative community ng lungsod at pati na rin sa Filipino-Chinese community. We will have more people supporting the creative community. Na if you want to support, you come and can participate in exhibits. But most of all, the most important one is you buy from the exhibits. Bili ka. Bukas ang museo sa lahat ng nais na bumisita at maging matutong gumawa ng sining at obra. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.